Ano bang pakialam nyo kung maghalikan sila sa vlog or on-cam, diba? Mag-girlfriend naman sila, mag-jowa naman sila, diba? Mag-comment kayo. Hello everyone! Kumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman at panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. At kung bago ka nga lang sa aking channel, subscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat! Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, yun na nga, panibagong video na naman for today for Monjel. And syempre, sobrang na-excite na naman ako dito. Sabi ko nga, lagi naman tayong excited tuwing gumagawa tayo ng reaction video. Pero bago ko simulan ng lahat, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang ating pinaka-latest video, andyan yan sa may description. I-check nyo na yan, i-like na siya at mag-comment kayo para sa mga susunod pa natin mga videos, okay? And syempre, amazing, amazing shoutout naman sa inyong lahat and thank you so much sa inyong never-ending support at sa patuloy na panonood ng aking mga reaction videos, okay? So, ayun na nga. Ayun, medyo pausata tayo. Sorry naman, ayan. So, ayun na nga. For today's video, gagawin natin yung ano, talagang hindi ata talaga tumigil ang Edmond sa panunuyo kay Angel. So, naging okay na ba talaga? So, nakaka-excite kasi ang dami nag-comment nito. Nagawan ko daw talaga kaagad kasi sobrang ganda daw nito. Baka mamaya, hindi ha, sinasabi ko sa inyo. Pero sobrang na-excite na ako kaya panoorin na natin to. Let's go! Ayan, syempre, thank you so much sa F1 Talent Entertainment for the video as always. And credits! And please don't forget to subscribe to their YouTube channel na nandyan sa may description. What's up, mga kabatang hamo? Ayan na, magkasama. So, sila. Guys, magkakaroon tayo ng interview tungkol sa aming dalawa dun sa issue sa vlog. Anong nagawa ako? Naisip ko yun nung ano, bago mag-start. So, syempre, naisip ko muna. Tapos, kasi sa ano ko nararamdaman mo, love? Hindi ka mapipikon. Akala ko kasi hindi ka mapipikon talaga. Kasi diba sabi mo nung guys, basta ganito lang isip pa ako dun. Bakit mo naisip gawin? Yun yung tanong. Para lang dun sa ano, nung umiyak ako. Ah, umiyak kasi siya dun sa vlog ni ano, no? Gawin ko rin parang bakit. Kaso wala. Laban niya. Kasi, makonsensya ako. Talaga, Travis. Ay! Kasi siya mag-isa, tapos pinapaupo ko sa harap namin. Pero nung time na yun, nasaya-saya mo. Oo! Nakaasar pa siya! Ang tanong, hindi mo nakita dun sa likod na sasakyan. Hindi, pero ang tanong ko nga, pero bakit nung time na yun, ang saya-saya mo? Sumisigaw ka pa nga, lakas nga ng boses mo. Ito ko naman din, jealous ko. Alam mo yung magiging resulta? Parang ano yung mag-jealous ang ganun, tapos parang magagalit pagkatapos na. Eh, bakit mo ginawa? Alam. Kasi nga, prank naman siya, kaso nga lang, kailangan alam mo yung limitation mo, diba? Talaga yun. Tapos, nung alam mo, nung ikaw lang mag-isa doon, basta ikaw lang mag-isa, tapos kami dalawa doon sa table. Tinitignan kita nun eh. Hindi mo nakita, tinitignan kita nun. Tapos, pati off-cam, tinitignan kita. Tinitignan ko yung reaction mo nun. Hi! Hoy! Sabi mo yung Joshua. Ano nga? Sabi ko. Diba? Diba wa? Totoo. Sinabi niya. Tinitignan ko. Tapos, hindi ko pa makita. Yung wala, yung hindi ko pa nakita nag-selos ka nun. Ano, di pa ako tumigil. Hintay ko mag-selos ka eh. Oo! So, parang nandun ka sa goal mo na kailangan mag-selos ako tsaka umiyak ako. Sabi kasi ni Edmore, papaiyakin niya daw, di ba? Kasi nung time na yon sa totoo lang, kaya hindi ko siya... Sinabi ko na to sa live eh, na hindi nga ako ganon, yung sasaktan ko siya. Tapos, yung sisigaw-sigawan ko siya, pahihiya ako siya, hindi ako ganun. Kapag ako galit, gusto ko lumayo muna siya sa akin kasi ayokong magbitaw ng mga salita. Ano mo yung love, diba? Ayokong pasimpagsisigil lahat yung binibitawan ko ng salita sa'yo. Pero yun talaga, alam mo, love, kahit ako tumigil, bakit? Yun talaga hinihintay ko mag-selos ngayon. Pero dahil nga dun sa gusto mo na mag-selos ako, nakalimutan mo na yung limitasyon mo.
Yes, totoo. Yung time na yun, sa mga log, sa kanya, Danay, isang wine, isang boteng wine, naubos ko. Tsaka yung mga tanong ko. Nasawa na sawa na loob ko. Baka siya na hangover. Yun, nasawa na loob ko sa kanya. Okay. Tapos kagabi, habang nakahiga ako, hindi kita chinat kagabi, di ba? Bad trip ako sa'yo. Bad trip siya. Talaga, inis talaga ang Angel eh, ang bunso. Kung tutuloy ko yun, yung sinabi sa akin ni Kuya Jay na mag-aanap siya ng boyfriend for a day para sa akin. Sabi ko, huwag na lang kasi parang hindi na matatapos tong prank na to eh. Nung una, bago mag-start yung vlog, sinabi ko dun sa babae na act normal ha, sabi ko sa kanya. Mag-act ka lang na girlfriend kanya. Okay. Tapos sabi ko dun sa kanya naman, Edmond, mag-vlog, mag-act ka lang na ano na girlfriend mo siya. Hindi ko naman expect na darating sa punto na parang wala lang ako. Hindi ko expect yun. Oo, kasi ganun nga talaga yung naging eksena eh, as in, diba? So, yung ginawa ko, bakit ko siya na-handle? Kasi nga yun, ayaw ko kasi ipakita rin. Actually, naiiyak na ako. Tsaka nung after nun, hindi naman ako umiyak sa'yo, diba? Alam niyo, saan ako umiyak? Sa parang, saan ako umiyak? Pero, actually, ayan, kaya ako pinandito sa Belamontana kasi para mag-picnic talaga. So, etong interview na to, parang nag-open up lang kami sa inyo para klaro lang din sa inyo na okay na kami guys. Okay, huwag ka na lang. Ayun naman pala! Okay naman na pala! Kasi mawawala na daw ang modules. Hoy! Mag-aaway lang pero hindi mag-iwalay. Ay, sana all! Kasama kang tumaba pero hindi ka kasama. Gusto ko yun! Kasama ko lang sa tumaba pero hindi ko siya kasama. Kasama kami tumaba. Joke lang. Pang-inis ko yun sa kanya tapos napipikon siya. So ngayon, binili niya ako ng favorite. Sandali lang ha. Ayan, bago natin ituloy yung part na to, ayan, since napag-usapan na nila na okay na sila, ayan, gusto ko lang din mag-comment dun sa pinag-usapan nilang dalawa, no. Sobrang, ano, no, sobrang matured talaga ng utak ni Angel dito, no. The way niya kausapin si Edmond, the way niya i-explain kung ano yung feeling niya. Diba? Like, you need to know your limitation talaga, no? Pagdating sa mga ganitong bagay, diba? Kasi, alam naman talaga natin sa utak natin na prank yun eh. Sige, alam natin, okay? Given na yun na prank yun. Pero talagang dapat alam mo talaga kung hanggang saan ka lang eh, diba? You need to know kung may masasaktan ka ba or may maapektuhan ba. Kasi, especially kung ang kasama mo talaga is yung legit or yung talagang real girlfriend mo na nandoon, diba? Kailangan alam mo yung limitasyon mo. Parang kailangan iisipin mo muna, ay, masasaktan ba siya dito or hindi. Kahit may goal ka, dapat alam mo talaga yung limitasyon mo. And sobrang saludo ko kay Angel kasi alam niya yung mga ganitong bagay, diba? Pero, sa kabilang banda, sobrang masayang-masaya ako para kay Edmond kasi very matured na rin yung utak niya, diba? He admit kung ano yung kasalanan niya, diba? Inaamin niya, nag-sorry naman siya, diba? Kumbaga, parang hindi rin naman natin siya masisisi kasi nga, diba nga, parang andito tayo sa vlog eh, diba? Kailangan kong gawin to kasi goal ko to eh, diba? Parang andun nga sa point na may kailangan siyang gawin kaya ginagawa niya. Yun nga lang, hindi niya naisip na may masasaktan siya. Diba? Parang naging over din. Siguro sa sobrang enjoy lang talaga. Siguro ganun talaga tayo, no? Kapag nag-e-enjoy talaga tayo, parang hindi na natin nakikita kung ano yung nasa paligid natin. But at least, diba? Natututo tayo sa pagkakamali natin. That is the most important thing, diba? Yung ganung pangyayari, diba? So, ituloy natin. Favorite kong almusal nung high school ako. Yun. Nung nag-aaral ako. Ayan. City High. No. RCC. No. System. No. Anong system? Nung nag-cutting ako. Ay, cutting naman pala si girl. So yun guys, kasi ayun, nag-picnic na sila. Nilalaya na lang ako. Eh, nakwento ko kasi sa kanya dati na ganito yung almusal ko sa Aray, bago papasok. San Marino. Halimbawa. Diba? The Kate Bell, sponsor. Hindi na makapagluto si mama. Tapos kailangan magmamadali akong pumasok. Ganito lang. Dadala ka ng ganun eh. Sa school. Kaya ganito yung binili niya sa hindi amin. Nawawala yung Milo. Ang favorite talaga ni Angel, no? Mag-iulam ito lang yung ginahan. Ulam. Bongga, kompleto pa siya. May water. Tapos meron pa siyang binili baso. Tapos ganito. Dapat really. Basta malam.
gusto ako, gusto mo. Ay! Mamaya, para lang klaro ha. O, kaya guys, ano, gusto mo lang ako, gusto mo. Galing, Angel! Hindi lang siya nine. Nakasabi ko sa kanya, ating tao. Klaro na ha, okay na ha. Ako, sinasabi ko sa inyo, huwag nang dagdagan. Gusto niya, apat sa ginawa mo yun. Alam niyo ba guys, sobrang akano yun eh. Tatlong araw na ata niya ako sinusuyo. Sabi ko, okay na. Tapos, umakit pa kami ng... Kasi tayo, gintong pakpak, kung saan kami nagpupunta, para lang sa patnuyo niya. Pero sobrang na-appreciate ko yun, syempre. Ah, diba? At least, diba? Sabi ko, okay diba? Na yun. 208 step. Nakakatawa yun. Uy! Ayun na, may background music na! Uy! Pero ngayon, okay na talaga ako. Hindi naman nawala yung trust ko. Ganun pa rin naman. Ganda ng part na to, promise! Saka, hindi naman siya ganun kapit din. Para sa akin. Totoo, diba? Totoo lang yun na atay. Simpleng problema lang. Simpleng problema lang. Saka yun. Sinasabuan lang. Siyempre alam yung mga babae. Gusto ko. Sinasabi yun. Nilalapit. Pero sabi ko nga sa kanya, kaya mo kayang gawin yun sa akin, sabi ko. Ganda lang eksena nila dito! Oh my God! Kaya mo kaya? Gawin mo. Yung bang babae! Hindi! Naninigaw, girl! Hindi naman ako ng babae. Kaya mo nga bang ulit gawin? Hindi na po. Kasi lang ang madala. Guys. Oo, grabe. Diba? Hindi kami nag-usap as in. Eh diba, eto, pag after ng live, kakain kami na sabay. Tapos... Sana all sabay! Ano sila? Tapos, after ng live, kakain kami na sabay. Tapos, 12 siya uuwi dun sa, ano, office dun sa... Ang dami nang nangyayari sa kanilang dalawa, no? Tapos, as in, diba? Nung time na yun, nung gabi na yun, nag-away kami, wala na. Pinauwi ko siya agad. Alatak kilala nila yung isa't isa, no? In fairness, sa binibini background, diba? Kahit yung tono lang yung tunog lang. And that's in. Pero ilang percent lang naman ang alcohol. Ako, naglalasing naman pala pag nasasaktan, diba? Normally na nangyayari talaga in real life, diba? Hindi niya ako mapigilan. Pag broken. Buti lang, di mo ako pinigilan kung minum ako, wife. Kasi nga, nabutakot ako. Alam niyo ba guys, so hindi kami nagpapansinan nung live. May tama na ako ng wine nun. May naman nun ako eh. Tatlong baso na ata ako. Tapos kung mapapansin mo, nilalamig silang dalawa ni Lexi girl. Tapos ako naiinitan ako. Diba? Wala na kainom na ako. Ako, napawine pala. So yun, masaya lang. Kasi at the end of the day, mas binili pa rin namin mag-stay sa isa. Ah, yun na yun eh! Uy! Pag kunwari, pag minsan, pag nag-aaway ka, dahil hindi ko matas ka naro sa akin. Tapos, pag nakikita ko na hindi nalang lang. Kunwari, pag nakita kong galit ka, hindi ko matatahimik na lang ako tingnan kung ano gagawin. Pag kunwari, nagkamal ako ng kilos mo. Hala! Ay, diba? Wow! Ay, kinilig si Angel! Hoy! Tsaka ito, baby boy ko to eh. Tsaka kahit na alam niyo ba, hindi mo ikaw, gusto ko yun! Siguro na ano ko na, na-adapt ko na sa past ko, or sa dalawang ex ko. Na-adapt ko na kahit na galit ako, kailangan ginagawa ko para responsibilidad ko sa boyfriend. Kahit na galit ako, inaayos ko pa rin yung pagkain niya. Napaka-askin talaga, kain. Ibang klase talaga ang Angel sa totoo lang. Kaya kami yun, no. Nag-away tayo nun, diba? Sa live, yun talaga. Sabay pa rin kami kumain. Ah! Siguro uwi na kami tapos. Baby boy ko to eh! Pahing na lang. Magpapahing muna kami dito. Kasi nagkwentuhan lang kami dito. Tsaka alam niyo ba, madalas talaga kami mag-open forum dito. Kung pag kami lang dalawa, nag-usap kami lalas, about the sunset. Lalo pag sasabihin. Oo. Paggabi. Hindi mo tayo. Tapos pag kumakain tayo sa labas. Ano na napag-usap.
kasama namin. Ang dami na nila talagang moments together, no? And mas nakikilala talaga nila yung isa't isa. Halata ko na as in. Sinabi ko naman sa kanya na kung mag-alala, okay lang sa akin yung mga ganung bagay. Kasi wala naman na yun eh. Kasi ako, alam nyo ba guys, ang ugali ko. Kapag ang isang tao, nakukwento ko na siya. For example, meron ako, nagkaroon ako ng isang napakabigat na problema. Tapos na-share ko na sa iba. Ibig sabihin nun, naka-move on na. So kapag at saka you trust sayo, the person, diba? Ibig sabihin, limot ko na yun. Kasi masaya na ako nagkukwento eh. Oo, diba? Kung sinalong mo dati sa OS ko. Siyempre, nila. Grabe yung usapan nila, no? As in, gusto ko yung mga gantong eksena eh. Kaya nga, diba, love, sinabi ko sa'yo na okay lang sa akin na pag-usapan natin yung mga ex. Kasi hindi naman nga ako yung kagaya ng ibang babae. Oo, na, normal lang yun. Namiss mo yung ex mo na, oh. Balikan mo, gano'n. Hindi ako gano'n. Tapos, ah, nasa... Bones ko, pag mo ex na ex na yun. Mountain, Magic Mountain. Oh. Yun, gabi nung nag-fire kami. Bonfire. Tapos yun, nag-fire kami. Mga 11, chill-chill na lang. Tapos, yun, nag-usapan namin na yung ex na. Oh, ang ganda ng place nila, no? Ang sarap kumain sa ganitong part. Oo. So, ang sarap lang kasi sa pakaramdam eh na yung boyfriend mo, best friend mo rin. Totoo. Ito, love na love ko kaya ito. Ay! Ay! Tapos kung magtataka kayo kung bakit kinikilig sa edge mo! Marami nang nakakapuna at marami nang babato ng kung ano-ano salita. Oo, kahit kung ano-ano. Okay. Na, ano daw? Ay, ayaw. Mali, daw. Oo. Daw si Edmond. Yung mga ganyang mga salita. Ayaw, namin ginagawa eh. Oo, pero off-cam doon kami babawi. Uy! Ay! Bawi-bawi naman sa off-cam. Ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin. Grabe yun ah. Gusto ko mag-comment doon sa part na yun. Wait lang ah, sasabi ko sa inyo. Wala nang gap sa aming dalawa. Ano sa amin? Sana move on na rin kayo, okay? Sana maging okay na rin sa inyo. Yes, sama, diba? Thank you so much for watching. Bye! Bye! Grabe! Ang ganda talaga, promise! Diba? At least, no, may changes na din sa vlog nila. And eto na yung pinaka-music. Ang ganda! Ang sarap sa pakiramdam. Ang ganda pakinggan, sobra. Ang sarap sa tenga. Anyway, ayan. Bago ko mag-comment dun sa may pinaka-vlog nila, okay, gusto ko munang mag-comment dun sa sinabi ni Angel at ni Edmond na hindi na daw nila ginagawa yung mga kiss nila on vlog. Kasi nga daw, ang Edmond ay nasasabihan doon na malibo, ganyan, manyak, ganito, ganyan. Hoy, kayo ha, huwag kayo masyado. Alam nyo ba, it's normal yan sa isang relasyon, sa magka-partner na mag-kiss sila. Ano bang pakialam nyo kung maghalikan sila sa vlog or on-cam, diba? Mag-girlfriend naman sila, mag-jowa naman sila, diba? Mag-comment kayo kung hindi sila mag-partner, diba? Naiingit ba kayo kasi wala kayo, walang kumikis sa inyo? Ano ba? Maghanap kayo ng mga kumikis sa inyo. Normal lang yan. Huwag tayo masyadong bitter. Diba? Tigilan natin yung pagiging bitter natin. Kung naiingit tayo, huwag tayo masyadong maging bitter. Okay? And disclaimer lang, ha? Huwag tayong, alam niyo yun, don't judge the person, no? Kung hindi nyo pa nakikilala, kung hindi nyo pa nami-meet in person, and kung talagang kakilalan nyo na, okay, then dun kayo mag-comment, and then dun nyo i-judge yung tao, okay? Huwag tayong ganun, okay? Kaya naman pala, wala lang masyado mga kiss. Gawin nyo lang yon, masaya yon, di ba? Nakakakilig yon, di ba? It's part of, alam nyo yun, kilig moments, ang sarap tignan, okay siyang tignan, iba pa rin yung impact nun. Kaya nako, Angel tsaka Edmond, gawin nyo pa rin yon. Normal lang yon. Don't mind the basher, di ba? Wala tayong pakialam sa kanila. Ganun talaga yan, mawalang magawa sa buhay, di ba? Anyway, sabi ko nga, okay na, no? Okay na sila, klaro na yan. Kaya kalmahan nyo na lang, ba? Diba? At least okay na. Yun yung importante. And ang sasabihin ko lang, sa isang relasyon talaga is normal lang talaga yung tampuhan, normal lang yung nag-aaway. Ang pinaka-importante, at the end of the day, na tulad na sinasabi ni Angel, is nakalimutan na, nakamove on na, ba? Diba? Yun yung pinaka-importante. And huwag tayo masyadong magpa-apekto, ba? Diba? Kasi normal lang naman talaga yan, ba? Diba? Walang perfect sa mundo at walang perfect na relationship, okay? Lagi natin
niyang tatandaan at itatatak natin sa utak natin niya na walang perfectong relasyon, okay? So, normal lang na may mangyari or may aberya sa isang relasyon. Ang mahalaga, nagiging okay din, diba? So, ayun, basta masayang-masaya ako and congratulations. Grabe sa SY, no? Talagang nagkaroon na ng background music and sobrang ang ganda, diba? Dun sa eksena na yon, may tumutunog, may background music. Ang ganda! Ang sarap pakinggan while pinapanood sila. Iba yung dating, ang lakas ng dating at the same time, kilig na kilig talaga at super kilig. Anyway, ayun, congrats ulit sa Monjel and sana no, magtuloy-tuloy na and okay na, diba? So, ayun na nga, maraming salamat for today. And if you like this video, guys, please give me a thumbs up and don't forget to like and share and drop a comment after watching this video. And again, this is Amazing Janice, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys! Yay!